Posible raw itaas sa alert level 3 ang bulkan Canlaon base sa monitoring ng Canlaon Volcano Observatory. Kumusta natin ang pag-aanda ng mga residente sa unang balita live ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Aileen! Igan, ayon sa pinakahuling update ng FIVOX ay umabot na sa mahigit 11,000 na metric tons ng asupre ang ibinuga ng Bulkan Canlaon. Naka-activate na rin ang incident management team ng La Castellana LGU sa posibleng pagputok muli ng bulkan. Mahigit 2 buwan matapos pumutok ang Bulkan Canlaon, sariwa pa sa mga residente ng barangay Biak na Bato, La Castellana Negros Occidental, ang epekto na nangyaring lahar flow na pumasok sa kanilang kabahayan. Nakaramdam uli ng takot ang ilang residente dahil sa tumaas na seismic activities ng vulkan, gaya na lang ni Melanie. Medyo naka-recover na tani kami eh. Tigaling kay subong daw, amo naman, nader na naman kakulba. Tapos, kapreparan mo kami kung ano man gina matabo. Tiga, limbawa kung kapreparan na kami sa amon dalalon kung ano man gina. Ayon sa ilang opisyal ng barangay, inabisuhan na ang mga nakatira malapit sa paanan ng bulkan na mag-evacuate habang maaga pa. Pahirapan pa ito sa ngayon. Kahit hindi ko gusto balang base matabo ato patos sila sa babaw kag budlay na namon sila kwaon. Hindi ko gusto nga matabo nga pag irap nga atuto sila. Ang LGU inihinda ng evacuation center at mga sasakyang gagamitin sakaling kailangan ng lumikas ng mga residente. When it comes to preparation, we're prepared. Maybe some other areas nga tugid sa babaw, gin-advise naman nga manaog na sa dalom. Ayon sa LGU, mahigit 400 na residente ng barangay Masulog ang pansamantalang nananatili sa covered court ng barangay. Ayon sa Canlaon Volcano Observatory, malaki ang posibilidad na itaas sa Alert Level 3 mula sa Alert Level 2 ang bulkan base sa pinakahuling monitoring parameters. Pwede na siya na mag-elevate into an Alert Level 3 nga scenario. At Alert Level 3, pwede kita mag-expect nga may ara kita ng mga magmatic intrusion na sa aton nga bulkan. Sa ngayon ay naabisuhan ng La Castellana LGU ang mga residente na nakatira sa 4 hanggang 6 kilometer per minute danger zone na lumikas na habang nagpapatuloy ang aktibidad ng Bulkan Canlaon. Ang DSWD ay inihanda na rin ang 147 million pesos na worth of food and non-food items para sa mga maapektuhang residente. At sa ngayon, patuloy na nararanasan ang pag-ulan dito sa bayan ng La Castellana. Igan? Aileen, kamusta sitwasyon dyan at may naobserwang pa bang usok? O kaya inaamoy na asupre? Kung makikita ninyo mga kapuso sa aking likuran ay ang Bulkan Canlaon, pero dahil na rin sa masama ang panahon, dulot ng pag-ulan at natatabunan ito ng makapal na ulap, ay hindi ito masyadong makikita sa mga oras na ito. Pero sa ating panayam sa ilang mga residente dito sa bayan ay nakakaamoy na sila ng baho ng asupre at may nararanasan na rin na konting pagyanig, Igan. Sa ngayon ba ay tumaas pa ang bilang ng mga residenteng nasa evacuation center? Sa ngayon, Igan, ay umabot na sa mahigit 800 mga evacuees ang naitala dito sa Negros Occidental na sa ngayon ay nananatili sa mga evacuation centers at patuloy pa itong nadadagdagan. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.